At ito naman ang tindahan sa nato sa katapat ko, guys. Dahil sa lakas ng bagyo ay pati ang kanyang tanan ay nasira. Talagang sirang-sira. Ito ang talagang iniwan sa atin ni kaibigang Carding, ano? Matindi, malakas. At ang mga puno, guys, nakahambalang. Walang makakadaan talaga. At naharangan ng mga puno na nagiba, naputol, bumagsak, no? Ayan, ang dulot ng bagyong Carding, malakas. Wala pa. Ito guys, nakasara ang gate at meron bakante nga itaas. Tapos, sarado ang gate. Nakapagtaka, no? Kung saan ang galing ang buong bubungan na to. Ito, buong bubungan, nahulog dito. Para siyang binuhat, no? Buong bubong binuhat at inilagay dito. Talagang pag ang kalikasan ng gumawa, napagtaka rin ano, kung anong paano niya ginawa at anong nangyari, paano nangyari. Ngayon guys ay 10 o'clock na ng gabi at magpapasalamat tayo sa Panginoon dahil humina ng ano ang hangin. Sana po magtuloy-tuloy na. At ang aking kapitbahay na katulad ko rin na nagtitindan eh nasira ang kanyang tindahan pati ang kanyang bahay. Sa lakas ng hangin at saka ulan, guys. Hindi natin malapitan kasi nga patuloy pa rin ang ihip ng hangin na pabigla-bigla. E baka tamaan pa tayo ng mga lumilipad na yero, no? Kaya bukas ng umaga, siguro makikita natin kung anong nangyari. Ito guys ang dulot ng bagyong Carding. Ang mag-iba ang mga tahanan, mga bahay, diba? Tulad ng litsuna ng manok na ito guys ay talagang mga mag-iba. Itong akin namang pinagkakakitaan ay bubong ang kanyang tinanggal. Siguro nga ay luma na ang bubong na to. Kaya sabi niya siguro palitan mo na yung bubong mo kasi luma na. Ang problema nga guys ay wala tayong pamalit dahil sa tumal ng paninda. Mga tindahan ngayon, taghirap, ay napakatumal. Kaya siguro mahirapan tayong mapalitan ang bubong ng ating pinagkakakitaan na ito. Ayan guys, talagang tanggal.
naging transparent ang bubong niya. Walang natira. Ito lang nga guys, ang kaganapan ano, no, sinasabi ko gabi. Ngayong umaga natin makikita kung anong nangyari nung gabing nanalasa ang bagyong Karding. Nung nakaraan guys, ay ganito rin ang nangyari. Kung natatandaan nyo ang bagyong Rolly, ay halos ganito ang pangyayari na ang mga bangkang ito ay pinagpapatong-patong nila ng bagyo. Pinagpatong-patong ng bagyo. Minsan ang iba naman ay nasa ibabaw ng bubungan ng bahay, nakapatong ang mga bangka. Sa ngayon guys, ay iba naman. Ang mga bangkang ito ay tinangay ng sinasabi nilang buhawi. Ito ay paikot-ikot ang hangin, paiba-ibang direksyon. Kaya ang mga bangkang ito, kung sana hindi naman talaga nakaparada rito o nakalagay dito, tinangay lang ito ng hangin at sinabayan ng konting alon. Kung sa bagay, ang alon po ay hindi gano'ng makakakyat dahil sa mataas ng lugar na ito. Kaso nga lang talaga ay may buhawi nga raw na kagabi ang nagdala rito ng mga bangkang ito. Pupunta natin guys ang lugar na kung saan ay marami pang bangka na nasira, no, kagabi. Ito ang mga bangka guys na ginagamit nila sa pangingisda. At ito ay nasa kahilera lamang ng pinakita ko kanina. At ito nga ang mga nagsasabi rito na ito daw talaga ay tinangay ng buhawi kagabi. Nung kasagsagan at kalakasan ng hangin ay may kasamang buhawi na bumuhat sa mga ito at dito sila itinaboy. Kaya kung napapansin nyo, nakikita nyo guys, ito ay sira-sira na, wasak-wasak. Mga putol-putol ang kanila mga pakaway, kung tawagan ay pakaway ng mga taga rito. At sinasabi nga nila na mahihirapan naman sila mga pag-umpisang muli, no, ng kanilang pamumuhay. Dahil sa bago nga naman maayos ito, ang mga ito ay mangangailangan sila ng pera, nagagastusin, no, financial ang problema natin nila. Pero sabi nga, ayan ay kalamidad, maaaring matulungan sila ng gobyerno natin. Ayan guys, nakikita nyo naman yung mga bangka na yan. Yun. Yan ay binuhat ng buhawi at dyan niya binagsak sa mga yan, sa lugar na yan. Masasabi natin na kapag ang kalikasan talaga ang gumanap, no, ay hindi natin mapipigilan. Tanging ang magagawa lang natin ay magdasal na sana ay tumigil na ang malalakas na hangin kagabi. At yun nga ang ginawa ko guys, kahit na papano natuto ako magdasal sa panahon ng ako'y takot na dahil sa halos kalabugan di para ng mga yero ang naririnig ko. Ito nga, yung pader na hindi pa tapos ay winasak ng bangka na yan na kung saan ay doon siya inilagay ng hangin. Kaya nasira ang mga bahay, kabahayan. Ayan, mga kabahayan na yan guys. Ay tinanggalan ng mga bubong. At ang mga bangkang ito na nakikita nyo ay sira-sira, wasak-wasak. At yan ang magiging pangunahing problema ng mga tao na nagmamayari ng mga yan kung paano sila makapag-umpisa ng maaga sa kanilang hanap buhay, na kung saan ayan lamang ang kanilang pangunahing hanap buhay, pinagkakitaan. Pasalamat nga ako guys dahil ako ay hindi man lang nagalaw ang aking tinutuluyan inuupahang pwesto. Umuupa lang ako dito guys.
At kahit na matumal ay nagagawa nating mangutang para makasurvive sa pang-araw-araw. Kumbaga, ang nasira lang sa panghanap buhay ko ay ang bubong lang ng ginagamit kong kariton, cart, no? Na siguro, maliit na halaga lang na kaya nga lang ang problema natin, guys, ay hikahos talaga. Hindi pa rin naman talaga ako sumasahod sa pagbablog ko na ito. Kumbaga, nalilibang din naman ako at darating din naman ang araw na mag-antay na lang kung kailan ko ako makakatanggap ng biyaya. Ayun nga guys, pinakita ko sa inyo ang mga bagay-bagay na nasira ng bagyong Carding. At ito pa ang isang, hindi lang isa ito guys. Yan, napakataas ang lugar na yan kung saan ay hindi naman talaga siya dyan nakaparada. At ang mga to ay dyan sila tinangay. Ang mga ito guys ay binuhat di umano ng hangin at dito itinaboy, no? Pagkat may nakapagsabi, meron tayong napagtanungan ng mga bangka na ito na ginagamit sa pangingisda doon sa lugar na yon. Nakatigil doon nila dinala kasama ng mga bangka na to na makikita nyo ay sira-sira din. Sa lakas ng hangin at parang sinasabi kanina na napagtanungan natin na ito ay binuhat na parang buhawi. Malakas at dito sila itinaboy. Kaya nakita nyo guys, ay mga nakatagilid at wasak-wasak ang kanilang mga bangka. Kahapon guys ay meron tatlong lansya na nakalutang dito. Hindi nila maiangat o maiahon dito sa Kapatagan, sa Dalampasigan, kasi may mga pangarga at malaking lansya. Tatlo ito na may mga pangarga na hindi nila maiahon kahapon bago dumating ang bagyong Carding. At ngayon nga ay nagtataka sila kung nasan, napadpad. Marahil nga guys ay doon sa lugar na yun. Nandun sila ngayon, baka doon napadpad. Kung nakikita nyo parang may nakataob na bangkaron, lansya. Hindi natin malaman kung saan. O kaya naman ay dinala nila sa isang lugar na pwede silang kumubli sa hangin at sa alon. It's malaking bagay ang nagawa. Kung ito ay natapos na, ang ginagawang baywalk na ito ng Paltic ay marahil ay hindi magkakaganon ng mga bangka na nasira sa lugar na yun. Yan ang baywalk na ginagawa rito. Sa ngayon ay under construction pa guys. Ayan, meron pa tayong nakikita ang mga tawag dito. Mga equipment, no? Napakalaking bagay po ang ginagawang yan. Ayan, kaya nga nasira yung slope na yun doon sa bandaron dahil wala pa silang, hindi pa natapos ang kalsada. Kung yan ay may kalsada na sa ibabaw at na simento na, hindi mangyayari ang ganun na masisira ang lugar na yan, parte na yan. Kaya pag natapos yung yung baywalk na to, magiging safe ang mga kabahayan dito na nakikita nyo ay inaabot sila ng alon ng dagat. Ang guys, sa sobrang lakas ng hangin ay pati salamin ng bako na to ay nag-crack. Siguro nga may mga tama naman siya ng bato, siguro ay sa bato nga, bato ang dahilan, no? Katulad na nga ng isang yun guys, isang bako ay talagang
basag ang kanyang windshield. Talagang matindi ang nangyayari. Kapag sabi nga, kapag ang kalikasan na ang gumante sa tao, no? O kaya ang kalikasan ng may gawa ay hindi natin kayang pigilan. Ito guys, tinangay ang slope, no? Kasi nga, ang nakasira nito ay ang tubig na nanggagaling dito sa ibabaw pumapasok sa ilalim dahil hindi tapos. At kung ito ay nasimento ng ibabaw, maaaring hindi magkakaganito ito. Hindi siya nasira ng alon. Yung tubig na nanggagaling dito sa ibabaw ang pumasok sa ilalim at yun ang nangyari. Yun ang naging cause ng kanyang pagkasira. Okay guys, pabalik na tayo sa aking tinutuluyan. Ang masasabi ko lang po, maraming salamat po at shoutout po sa inyo lahat, taga-subaybay ng channel ko. At huwag po sa pusa na kayo magsawa, ano? God bless po sa ating lahat at mag-iingit po tayo parate. Dahil sa ngayon ay meron pa namang natitirang ilan-ilan na may COVID, no? Kaya ingat po tayo parate. Maraming salamat po sa inyong suporta. God bless po sa ating lahat.